umulan pala dito. Ayun. Tagal na rin akong hindi nakapag-drive test. Ayun. Pasok tayo. Sasakyan ko, guys. Kala rin akong hindi napag-drive. Kala rin akong hindi napag-drive. Okay, samahan nyo ako, guys. Punta ako sa opisina namin. Ayan, nakadala ako ng gloves, mask. Kasi record yan dito. Arangin kami ng arangin ako ng pulis. So, tara. Bismillah. Maulan dito, maulan. Madali yung nasa likod ko, nagmamadali. Makakainis yung iba. Alam mo, walang rush. Madali. Pupunta ako ngayon sa ano, sa Doha. Punta ako sa Doha kung saan yung ano namin opisina sa limousine. Alam mo, itong COVID-19 na to, malaki nang apekto sa ano namin, yung trabaho. Wala kasi yung trabaho namin, kung wala kang hindi ka nag drive, ano, hindi ka mamasada every day, a day, wala kang kita, wala kang pera, wala kang ano, as in, wala kang pera. Kasi wala naman kaming sahod nito eh. Wala kaming sahod. Alam mo yun. Yung mga kasamahan ko, kawa-nawa ako kasi nangupahan pa sila ng bahay. Siyempre, magpapadala sila ng pera sa Pilipinas. Pagkain pa nila, di ba? Paano na lang kaya kung ganun din ako, wala akong asawa dito? Paano na yung mga anak ko? Kaya malaki talaga ang malaki ang apekto ng ano nito, COVID na to. Kasi hindi naman kami pwede rin mamasahero. Kasi hindi safe eh.
Hindi mo alam kung sino yung maging pasahero mo. Ay, maging pasahero mo, positive na pala yun. Diba? Kaya ang hirap, tiis-tiis na lang muna. Ayaw ko kaya yung wala rin akong trabaho, wala akong income. Kasi kapag may kailangan tayo, eh, hindi mo na natin kailangan humingi, di ba? Mayroon tayong sariling kita, mayroon tayong sariling pera. Kahit mga may asawa ka na, pero ako nahihiya talaga ako. Kasi ako nasasanay ako. Nasanay ako na may trabaho. Nasanay akong mayroon akong sarili kong pera. Binibigyan naman ako ng asawa ko, siyempre. Kahit asawa mo yun, nahihiya ko. Nahihiya pa rin ako. Daan lang tayo, guys, kasi madulas ang daan. Madulas. Ang hirap. Kaya, kailan kaya ito matatapos yung COVID na to? Tapos na para mag-umpisa na itong back to normal, makapagtrabaho ng maayos, na wala kang isiping wala kang isiping takot kaba na baka yung maging pasahero ko ay may positive na pala, ganoon. Ano mo yun? Tapos pagdating sa atin, sa amin sa Pilipinas, yung tulong na ibibigay tapos pinipili lang. Huwag namang piliin kasi kami ditong OFW, hindi naman kami mayaman eh. Hindi porket OFW kami, mayroon kaming maraming pera. Wala. Tulad dito sa trabaho ko, kung wala, hindi kami nagganon, wala kaming drive, wala kaming kita, wala kaming pera. So, paano maging paano ang pamilya namin sa Pilipinas? Walang kakain, di ba? Sana magpiliin, lahat bigyan. Pwira lang yung mayaman na. Kasi OFW talaga, alam ko at alam ko yung buhay namin dito. Hindi porkit abroad ka, marami ka ng pera sa bulsa. Wala po, hindi po yan totoo. Maganda lang yung pangalang abroad, pero yung totoo po, wala po kaming, wala pong pera, wala pong laman yung bulsa po. Kasi halos naman sa amin eh, pag may pera na, padala sa Pilipinas. Ayun, suporta sa family. Pero kung may matira man, sobra, konti. Ayun, makabili ka ng konti para sa sarili mo minsan. Kaya lang, kung gusto or gusto, may gusto kang pagkain na gusto mong bilhin, ayun lang. Kaya kayong nandyan sa Pinas, huwag niyong ilagay sa utak niyo na mayaman ng mayaman ng OFW. Kaibahan lang ng OFW, ang sahod namin sa akin wala akong sahod na matanggap. Yung iba, ang sahod, yung kung may monthly man, ang sahod na matatanggap ay buo talaga. At saka, kumpara dyan sa Pilipinas, mas okay talaga yung maging sahod dito. Yung kapalit ng pera dyan. So, katulad ko, na ganito ang trabaho, kung walang drive, walang kita. Diba nga? Nga kami. Ayun lang. Sana naiintindihan din ng ating gobyerno na hindi porkit nasa abroad ang kami ay marami ng kaming pera. Wala po. Kasi kung hindi kami kikilos, wala rin kaming pera. Tulad na nitong quarantine, lockdown, you have to stay home.
paano kami makapagtrabaho, para may makapagtrabaho at may perang maipadala sa Pilipinas? Wala po, hindi kami makapadala. Sa akin naman, sa sitwasyon ko, mas okay doon kaysa sa mga kasamahan ko. Kasi doon sa kasamahan ko talaga, wala silang, siyempre sila lang, wala silang pamilya dito. Nangupahan sila ng bahay. Isipin pa nila yung bahay, pagkain, ipapadala sa Pilipinas. Alam mo yun. Ang hirap, diba? Buti na lang ako, salamat Lord, nandito yung kasawa ko. Hindi. Ganun kahirap, kasaklap ang maging buhay namin dito sa panahon ngayong may COVID. Pwede lang kung mayroong mabait na kakilala, kaibigan na tutulong sa iyo, bibigyan ka ng tulong, kunting tulong baga. Isipin okay ang buhay ng OFW. Ang maganda lang dito yung mga nagtatrabaho sa bahay kasi sure naman yung sa kanila mayroon talaga silang matatanggap monthly at saka may pagkain talaga sila. Ayun, okay sila. Sana lang mabait yung amo nila. Yun lang din ang ano nila doon. Mas advantage kung nasa bahay. Maaaring ang amo nila sa bahay, mga bata sa bahay. Pero ang advantage naman doon, mayroon silang pagkain, libre ng pagkain. At saka, may matatanggap talaga sila, sure, monthly. Hindi katulad sa amin, ngapa-ngapa pa. Matapos na itong COVID na ito, Lord. Wala na ito. Para makapaghanap buhay na kami ng maayos, Lord. Huwag kayong magtaka, mayroon ako nito kasi talaga required kami dito. Makita kasi kami ng pulis na wala kaming mask at saka gloves. Meron akong gloves, sama kami sa inyo. May gloves ako. Hihintuin ka. Ipara ka ba ng polis, ana? Sinsya na, Bisaya, gagay ko eh. Parahon ka sa polis. Tapos kinanglan sa sakyanan. Isa lang ang sakay. Isang driver at saka yung isa sa likod. At sobra, parahon ka nila. So yun guys, sana magtulungan, magkaisa tayo guys, magdasal tayo na sana matapos na itong COVID na ito para lahat ay okay na, magiging normal ng lahat, makatrabaho tayo, makapagtrabaho tayo ng maayos. Kasi ang hirap eh. Ang hirap. Ang hirap po, wala tayong kita guys. Tapos yung iba, iisipin nila pag yung iba. Kasi nga abroad, diba? Sabi na, oh abroad. May pera yan. Marami pera yan. Tapos manghiram. Hindi naman porkit po, ulitin ko po, hindi naman porkit abroad, yun nga, hindi naman porkit abroad, marami ng pera po. Nagkakamali po kayo. Maganda lang yung pangalan namin. Ay, maganda lang yung sabihin, uy, abroad, di ba, ang ganda pakinggan. Ah, dollar ang kita. Wow, dollar kita.
Pag may maganda kang trabaho. Naningil. Nako. Ah, katikim siya sa akin. Kunin mo yung sasakyan mo, ha. Sige, guys. Maya na tayo mag mag-chika uli, guys. Makarating na tayo doon sa ano. Kasi dito na ako sa medyo. Bakit maraming sasakyan ngayon? Ito yung lockdown na maraming sasakyan na sa labas. Lipat tayo sa ano lang. Medellin. So, mamaya na lang muna tayo mag continue sa pag-chika-chika, guys. Pag nakarating na tayo, ako doon sa opisina namin. Okay. See you later, guys. So, nandito na ako sa ano, guys. Nakapark na ako. Paakit na ako dun sa ano. Pupunta na ako dun sa ano namin. Sa office namin. Asama niyo. Sana okay lang ito magpark dito. Sana okay lang magpark dito. Park kayo sa sakin ka dyan. So, tara sa loob. Tanong ako sa ang sasakyan kung saan naka-park. Okay, tabi tayo. Yung building na yung nasa likod na mataas, yun yung opisina namin. So, lakad din ako ng mahaba-haba ngayon. Ayan. Yung sasakyan pakita ko sa inyo. Park. Ayan. Ayan na park. Okay. So, ganito talaga, required talaga dito na meron kang gloves.
Meron kang gloves at saka mask. So, yun. Papirmahan lang yung sa ano namin, sa sahod namin. Saka nanghingi na rin ako ng certification. Certification na para makahingi kami ng assistance sa ano natin dito sa OWA. Kasi nga sa trabaho namin wala kaming drive, 'di ba? Mahigit na isang ano na nung March 15 pa. Mag-iisang buwan na. Oo. Mahigit sa isang buwan na. So wala kaming pera, wala kaming income. So narinig namin na yung daw walang mga no work no pay, meron daw assistance makukuha sa OWA. Sana. Okay. Drive muna tayo. Safety first daw. Safety first, pero ito na yung ginagawa. Nagre-record ako ng video. So, see you guys. Drive muna ako. Okay, bye-bye.